Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Maputik na daan sa Barangay Gulayon at Barangay Gicam sa Alicia, Sambuanga, Sibugay. Ilang politiko na raw ang dumaan pero wala pa rin nagbibigay sa kanila ng konkretong aksyon. Ito po, panoorin natin. Sa kapal ng putik sa kalsadang ito, pangkaraniwan na raw ang mga sasakyang madalas na babalahaw o kaya ay masiraan kapag dumadaan dito. Mayigit isang dekada na raw na problema ito ng mga taga-barangay Gulayon at barangay Gicam sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Sa larawang ipinadala ng isang concerned citizen sa Hybrid Integrated Public Service ng Kilos Pronto, halos hindi na madaanan ng mga sasakyan ang maputik na kalsada. Kinakailangan pang ang hatake ng isang bulldozer ang truck na ito dahil sa pagkakabalahaw. Habang ang ilang mga residente ay nagtulong-tulong para makaalis ang truck. Ito lamang daw ang kalsada na papuntang Olotenya Island sa Zamboanga, Sibugay at pinakamalapit na daan kung patungo naman ng Zamboanga City. Marami na rin mga politiko ang nangako sa kanila na ipapaayos ang kanilang kalsada sa tuwing eleksyon. Pero ang pangako raw tuloy na rin napako. Kaya naman, panawagan ng mga residente na sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga, Sibugay, may pasemento na sana ang kanilang kalsada. Panahon na raw para makaranas sila ng isang maayos at sementadong kalsada. Grabe yun. Grabe. Ha? Sobra yung kalsada. May balita ako doon, sabi nung complainant, pati yung kalabaw umatras na. Umaayaw na. Nabalian, ilang kalabaw na rin nabalian. Dahil pag-apak na lumulubog yung pata. Umaayaw na. Diyos ko po naman. Siguro, ito rin siguro yung gusto ng ating Pangulong Duterte na yung mga kanayunan dyan po sa Mindanao, ayusin na siguro ho yan. Mas maigi kung may magandang kalsada. Yung tanong nito, Lex Tolbin, saan kayo napunta ang pondo niya? Provincial road. Provincial road to, di ba? Oo. Okay, okay. Nandiyan ata. Nasa linya ng telepono si Mayor Yasser Musa ng Alicia, Sambuanga, Sibukay. Magandang hapon po, Mayor Musa, sir. Magandang hapon po, sir. Apo. Si Erwin Tulfo po ito. Medyo mahina man ang pasok po, sir. Okay, laksan. Ito, sir. Good afternoon, Mayor. Good afternoon po, sir. Opo. Si Erwin Tulfo po ito, kasama si Alex Santos. At saka si Ben Tulfo, live po tayo sa Kilos Pronto, dito po sa PTV, Mayor. Opo, sir. Ay, nakita ko itong, Diyos ko po, parang ito ay kalsada sa Barangay Gulayom at Barangay Gicam. Ultimo kalabaw siguro, aatras dito, ayaw niya nang dumaan sa kalsada na yan. Alam niyo po ba ito? Opo, sir. Ay, provincial road ito, tama? Opo, sir. Ay, bakit daw? Ay, anong sagot ni Governor dito? Bakit ayaw paayos? Ayun na nga problema ko, sir. Ha? Nagpadala na nga ako ng letter doon sa kanya, kanila. Kahapon pa. Para gusto kong ipag-close mo na yun. Hindi ko muna padaanan ng mga malalaking truck. Kasi so, lalong lumalaki ang sira. May putong-tong na. Alright, kasi sure. ang galing sa pulo, sir, doon dumadaan. Okay. Ang gusto ko yung bag na ginagamit diretso nila dito sa poblasyon ang mga pasahero para hindi natin magdaan doon kasi mahirapan tayo pag hindi yun maagapan lalong lumalaki ang sila doon. Tama. So ano hong reaksyon ni Governor? Magkaaway ba kayo ni Governor, sir, o ibang partido? Ibang partido kasi ako, sir. Yun ang dahilan. LDP po ako. Kayo, siya, hindi naman. LP siya. LP! LP si Gob? LP? LP siya. Ay, kaya pala. Tinamaan ang tinginig. Sigurado ka? Sigurado ka, Mayor? Opo, ah. Anong pangalan ni Gob? Anong pangalan ni Gob?
hindi na rin niya kilala. Hindi. LP kasi. Gobernador mo, di mo kilala? Ikalaban niya. Ikalaban. Nalimutan ko. Kinalimutan. Kinalimutan mo na. Sabi niya. Wala. Si Governor Blanc. Ha? Si Palma. Ha? Ah, Governor Palma. Palma. Liberal. LP. Ikaw naman, anong partido mo, Mayor? LDP. LDP laban po. LDP laban pa rin, lumaban ka! Ay, siyempre, Duterte pala ito. Hindi po pwede. Hoy! Duterte po ako, sir. Pero si LP, ayaw kang, ayaw gawin itong kalsada mo. Eh, natuto po, sir, gusto ko pong ayusin yun. Kaya lang, mula po ng sinakop nila, ginawa ng provincial Road. Sa probinsya na. So wala na kami budget doon, sir. Mm. Eh, ngayon malapit na po ang taon. Maskin mga dito sa amin na ang budget namin na kinakapos na kami. Oh. So at saka dalawa lang ang truck ko. Paano ko pong gagawin yun? Ayun. Ay, ito pala ang pangalan. Maskin na dito sa amin, sir, kung mga sisira ang kwad po. Sometimes, umihiram ako ng truck sa mga kaibigan ko, mga mayor, yung malapit dito sa akin. Okay, mayor, ano pang sumbong mo? Sige. Magsumbong ka sa Kilos Pronto para yan ay panawagan natin siya. Mahirap naman tubo magsumbong siya. Hindi, dito sa atin para malaman. I-broadcast natin. Ang sumbong nila ngayon eh. Oh, Mayor, sumbungan kami ng bayan. Tayo lang po. Tayo apat lang ho na nakikinig. Hayaan mo sila. Tayo lang. Sikreto, bulong mo sa amin ngayon. Opo. Ano ang mga reklamo mo laban dyan sa gobernador? Sir, kasi pag hindi kakapartido, sir, pinabayaan ka lang. Eh. Okay, pinabayaan. Ano pa ang nalalaman mo at isumbong mo? Isumbong mo kay Erwin Tulfo. Lahat po ng kwan dito sa Sibugay, yung project galing sa kanya, sila po nag-i-implement eh. Oh, sila lang. Sila lang yung sigurong kontraktor dyan. Kasi sa amin mga minyo, kawawa kami. Abay. Sumbong number 2. Sumbong number 3. Ano? Ayon, marami pa yan. Meron pa. Sige, dagdagan mo pa. Sa Mayor, apat lang tayo dito. Sa isang mga araw na lang. Installment po na, ha? Ayun. Sir, pasalamat na ako. Mayroon nga nag-complain sa yung tungkol sa nasira na kalsada na yan. Nakausap kita. So nandito lang telepono ko mo sa akin. Pwede akong tumawag kayo kahit anong oras. Ay! Huwag mong ibaba ang telepono. Bibigyan ka namin ng number kay Alex Santos. Opo, sir. Si Governor, Wilter Palma ho bang gobernoro ninyo? Ay, go Palma! Kahit nga sir, mag-travel po ako eh. Hindi nila pipirmahan ng travel ko eh. Ay. Governor Palma, ano ba yan? Paano tayo asenso dyan, Gob? Bastos ka talaga, Governor. Gob, ano ba yan? Dilawang ugali. Ugali talaga. Hindi na po pwede yan. Wala na kayo sa pwesto, Governor Palma, Beijing, dito sa Kilos Pronto, sinumbungan. Sumbong number 1, pinababayaan mo. Sumbong number 2, kayo-kayo lang daw ang sinasabing dito sa yung project. Na project. Sino, Mayor, sino mga contractor? Mga pamilya niya, sila-sila rin? Bayaw niya, sir. Ayon, hulog sa bitan. Hawak ng kontraktor. Nako! Tawagan kaya natin si DPW Secretary. Siguro makakatulong ho dito dahil nasa Singapore. Si Governor Palma? Meron bakasyon. Siguro baka bumibili ng mga equipment. Mga construction equipment, mga pison, mga loader. Kawawa naman si Mayor. Kawawa, siya yung naipit diyan. Kasi baka pero dapat ganun siya eh. Ha? PDP laban siya. Laban! Ang mga gagawin laban, sabing ganun Tanungin natin si DPWH Secretary. Sumbong natin yan. Baka pwedeng gawan ng paraan. Sige, Mayor! Salamat po at ahihan nyo, tutulungan ho namin kayo, Mayor. Opo, sir. Okay. Thank you, Mayor. Kawawa naman. Kasi PDP laban siya. Duterte siya, isa Marohas. Dapat ganun siya eh, di ba? PDP. Nasa administrasyon ka ngayon. Dapat malakas sabi ka. Sabi ni Gov, hindi. Akong governor. Ah, ganun? Kausapin yung DPWH, tapyasan sila. Yeah. Ganun lang.